I'm on sick leave. Home, I think I pushed myself too hard from weekends at the Starhan to late night at work. So ngayon, nagreklamo na ang katawan ko. Kinakabahan ako kung makakapunta ako ng Zamboanga. Hindi ko alam kung matutuloy ako. Meal for breakfast with fruits, berries, my school thermos with Berroca. So that's for breakfast today, and then I will stay in bed until I get well. Dahil nasa bahay ako, ang dami kong napansin. Naalala ko tuloy na gusto kong i-vlog yung regalo sa akin sa organic farm from Lucena. Giant lemon. Ay, your giant lemon! Ito ang nabibili sa grocery. Ito ang nakukuha sa organic farm. Ay, your giant lemon! Itong alabas, almost 2 kilos, oh. Workout. Ang workout na ito. Alam niyo ba? Kung ano itong gulay na to? Ito ba ay, hindi naman vegetable, pero pear? Mukhang pear, di ba? Laki na mukha ako. Pwede natin lagyan ng ano. Hello, hello, hello. Hello, hindi po ako pear. Need you ba ito? Eh. Lian. Santo na may ano. Santo. Parang kisses. Ano ba, anak? Santol daw. Santol ang hula ng anak ko. Eh. Ang tamang sagot ay... Upo. Upo. Upo kalabasa. Eh. Sabi na asawa ko, ito, eh, siguro ito tumubo to sa lupa, on ground. So, walang gravity. Naksa. Walang gravity na humihila sa kanya para humaba ang shape niya. So, ito ay upo on the ground. Kaya natuloy pa rin kami pumunta na Zamboanga. I didn't want to disappoint my family. And I really wanted to go to Zamboanga. It's my first time to bring my family to a star hunt para ma-witness nila yung audition process at yung ginagawa namin. Umabot din ako sa Zamboanga pagkatapos ng dalawang araw ng pagkakasakit. Maulan ngayon sa Zamboanga. Punta na akong KCC Mall. Huli ako napunta dito eh. 25 years na. Anong ganap? Anong ganap dyan, Don Beck? Interview area ko. Sino yung interview? Ah, okay. Customer. Una pa, customer. Wow! Morning, Iya. Kumusta ka? Very good. Congratulations. Thank you. Hi, Bear. Hi, Star Hunter Bear. Good morning. Pagdating ko sa mall, siyempre, nagsimula na sila ng kanilang audition. Thank you to Marcos at sa aming Star Hunt team. And for the first time, kasama rin namin ang grupo ng GMO unit nila Miss Jenny Ocampo. Longer na ngayon, Direk, Lauren, Dyogi. Good luck sa inyo. Hopefully, nakaano tayo ng isang pangyong o isang Christian wala dito sa Mindanao. Hey po sa inyo. Okay, so there was a young boy who was presented to me, mga 12 years old yata siya. Parang galing siya sa Basila. So, nung unang pinakita, sabi ko kay Mickey, Mickey, try mo nga na bigyan ng steps kung matuturuan mo. Sabi ni Mickey, highly trainable. So that was a memorable audition by this young boy who we had to let go by 3 p.m. kasi sasakay pa siya ng bangka pabalik sa malayong lugar. If I'm not mistaken, Basilan nga yata yung tawi-tawi. Scripted ba ang BBB? Hindi. Maganda sa BBB. Laban lang kayo, laban. Hindi scripted. Maganda nun sa loob ng bahay. Gusto ko nga bumalik eh. Oh, yun. Ano na? Kamusta na buhay? Okay naman.
always lang masaya. Fight, yan, no? Fight. Sino mga kapatid mo? Okay naman. Mag-aaral naman yung iba, pinapaaral. May nabago ba sa buhay mo? Wala nung BBB ka? Nabuhay lang yun, no? Kunti lang nabuhay, na iba. Yung mga marami ng tao na nakakilala sa akin. Sabi nga sa'yo kanina, sisigawan, no? Kala ko pinuwi sinisigawan. Ano-anong ginagawa mo ngayon dito? Dito ba? Nasa ka ba? Nandito ka ba? Nasa Maynila? Sa Maynila. Sa Maynila. Sino kasama sa Maynila? Uya ko. Okay. Nag-aaral ka ba? Dito ako nag-aaral. Homeschool. Dito ka ba nag-audition? Dito. Diyan sa ano. Hindi pa ano yung ano ko. Hindi pa yung Tagalog ko. Hindi pa diretso. Hindi pa maintindihan. Ba't ka ba nag-audition? Hindi. Kasi nag-audition ako. Parang gusto ko rin kasi yung ano, BBB. Kaya gusto ko rin mag-artista. Ewan na, para kung makaahon, tutulungan yung pamilya. Yung ano, napayos ko din ano, bubong. Bakit? Kunti-unti. May girlfriend ka na. Yung totoo. Meron. Ilan? Isa lang naman. Kanino ka pinakamalapit sa mga naging housemates? May word. Tsaka yung Marco. Nakatuwa naman nakita kita dito. Nakatuwa si Yong as he has remained to be very humble. Nung na-witness ko siya sa mall, sa Zamboanga, parang ibang tao na siya, na he was very confident. He was interacting with the people. Nagsisigawan yung mga tao sa loob ng mall. Tapos, pagkausap mo siya, ibang Yong na. I think, at the time, I thought ko, parang isa rin siya sa mga mabuting resulta ng naiba namin yung buhay, yung pagkatao ng isang kabataan. Ngayon nga, nagpa-vlog na rin si Yong. May sarili siyang vlog. Hi mga boys! So ngayon, gagawa ko ng reaction video sa mga katawang moments ko sa loob ng bahay ni Kuya. Panorin niya mga boys! So I'd like to promote Yong's vlog. Biruin mo ha, on his own, na nakapag-vlog na siya. So Yong, congratulations at patuloy mo lang yan. Si Payt. Payt yan, no? Nakita ko si Christian. Si Christian naman, ano ko sa kanya is he's been articulate before, he's more articulate now, mas expressive siya, may potential nga siya na kung matitrain namin, mas pwede siyang maging, well, probably a host. He's very expressive. He's very eloquent. Magaling siyang mag-express ng kanyang emotion. And he's also based in Manila. He's still working on his career. Sinabi nga sa kanila, bakit pa ang kikinis nyo na ngayon? Ano ba pinagagawa nyo sa mukha nyo? Bakit ang kikinis nyo na? So meron daw silang mga regimen. Sabi ko, ang puputi nyo na ngayon. Yun, isa sa mga pagbabago ng dalawang yun. After that, yun na nga yung gabing yun, kumain na kami sa Cafe Zambo. Naghain sila ng fresh lumpia ubod na napakasarap. Check yan. Pag pumunta kayo na Zamboanga, tikman nyo yung lumpiang ubod. Di pwedeng hindi nyo titikman. Nung pinakain kami ni Miss Ivy, ang nag-alaga sa amin, siya po ang head ng Zamboanga Mall. Pinakain niya kami sa Alabar, kung saan ako nakatikim ng kuratsa, kind of a crab. Medyo malaki siya. Tapos may sauce siya na may aligay. So, sarap. Siyempre, isa pang memorable na nakain ko eh, yung tinatawag nilang knickerbocker dessert na halos maimpatso ko sa sarap. Ano to? Para tong halo-halo. May ice cream, may gatas, pero buo ang mga vegetables at may mga gulaman at buong ice cream. So, napaka malasa niya. I'd like to thank the Starhunt family for allowing me to take the Sunday off, morning off, to be with my family. At nagpumunta kami sa Santa Cruz Island. Okay, buenos días, amigos. Alis ko tayo agad ng Santa Cruz Island. I-show sila. We're from the City Government sa Buanga kami po, Protected Area Management Unit or PAMU. So speaking about selfie po, iwasan po umakyat sa mga puno or any elevated areas for selfies. May dinala na ho kaming guest last time sa ospital na hulog po sa puno o nagsa-selfie. So kung gusto niyo ho yung mga Instagrammable shots na tinatawag, naintindihan po namin yan para medyo jawable naman po kayo. Eh, pero wag na ho yung mga buwis buhay na shots. Yan po si Richard Camo. At ang galing niya mag-explain. Na nahaluan niya ng konting komedya at humor. Fishing rods, fishing lines, bawal po sa island at lahat po ng klase ng pet.
baka nakalimutan niyo po, natala niyo yung mga dragon niyo sa bahay, may mga puting hukay dyan or aso, ilabas naman natin, bawal po sa island. Don't worry ho, yung mga mukhang pet, welcome na welcome po tayo lahat. Going to the Zamboanga Lagoon. So, yung beach sa island ay supposedly pink sand. Pero pagkatirin ka ng araw, syempre, na mas namumuti siya. Pero I would imagine na pa-sunset, mas pinkish siya kasi may maraming nadurog na red corals. At yung pangalawang experience, eh, nung pumunta kami sa mangrove kung saan na-witness namin kung paano inaalagaan ng gobyerno at komunidad doon. May project pa sila ng yellowbangka.com na support ito sa mga community, mga mangingisda sa lugar na yun sa Santa Cruz Island. This is the entrance of the Great Santa Cruz Island Lagoon. This is more than 100 hectares. But we will not allow guests to go anywhere except yung mga designated areas na po. We designated the areas to make sure that we will not be disturbing any migratory birds in the area. Napaka-importante ho ng lagoon na ito. This is very important. If Santa Cruz Island is an individual person and has a Facebook account, definitely the profile picture would be the pinkish white sand. Kilala kasi, yun agad ang profile picture. But the heart and soul of the area is actually the lagoon. 1 hectare of mangrove can produce 1 ton of fishery products. That's 1,000 kilograms na pagkain. Ganun po siya ka-importante. We have no crocodiles in the area. There's no alligator. Don't worry. Don't be too imaginative. Okay? Wala pong buaya dito. Yung mga buaya po namin nakabarong na. So don't worry about them. They're not here. So pumasok kami sa mangrove. Doon ko na-experience yung paghawak sa stingless jellyfish. We will teach you properly how to touch them. Remember guys, improper touching is called chancing. So no chancing to the jellyfish. Now, this is called the upside down stingless jellyfish. We called it the upside down stingless jellyfish because if you let it swim, like any jellyfish, it will swim like any graceful jellyfish. But after a few seconds or minutes, it will always turn upside down and will move to the bottom. That's why we call it the upside down jellyfish. Now, this is very safe to touch. They belong to the genus Zamboanga. They belong to the stingless jellyfish category. Ah, gusto niyo mami from the bottom, yes? Reward yourself with that feeling. Congratulations, madam. You just passed level 10. Walang sting. They don't sting. Again, mas masakit pa ang ex nyo kaysa dito. Naka-relate si ma'am, oh. Naka-relate si ma'am. Pagkatapos nun, yun naman yung parang seaweed na pwedeng kainin. Yun, na-experience ko rin yun sa Santa Cruz Island. Are you familiar with caviar? Yes. Oh, very expensive. They came up with an alternative for caviar. They called it the green caviar. Huh? Ang tawag natin dito sa green caviar ay lato. We'll show you how we get the lato. Ngayon, papunta kami para maghanap ng lato. There's a ritual. Your body should always be directed to the sun. That's why it's quite difficult to get the lato. Look at this one. Intense. Just kidding. I was setting you up for something. Now, that's how easy it is to get the green caviar. Green caviar, often termed as sea grapes. Okay? So this one right here, you just get one. And voila, antioxidant. This is the allowable size of collection. More than this is called terrorist size. Okay? Masyadong matindi yung pangangailangan sa buhay nun. We'll go down in the selfie area. We take pictures as a group. If you prefer to stay on the boat, you may do so. Alright? Anybody who might be feeling nauseous, dizzy, rapala. Thank you. Na ano rin namin, meron sila doon parang maliliit na ano na vinta. Ang vinta eh kilala yan sa Zamboanga. Ito yung sail nila ay makukulay representing their tribe. Inubukan namin mag-ama na mag-row. You see, diba? Hindi kami umaandar, ikot-ikot lang kami, tinutulak lang kami ng bankero. Actually, yung dagat nakatulong yun sa sabi nga sa boss ko, nakatulong sa ubo ko yung dagat, yung being in the sea. Talagang nature really has a way of healing our bodies. So, may pagkakataon kayo pumunta sa dagat, lumanghap ng simoy ng hangin na sariwa at lumubog sa dagat, eh dapat niyong gawin po yan.
Zamboanga, till we meet again. It's a wonderful morning. I'd like to thank Sir S. Byrne of KCC and Ma'am Ivy of KCC sa Zamboanga Mall. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa amin for giving us a very memorable experience. I can name five significant moments and events and experiences sa Zamboanga na kaya naging highly memorable ang Zamboanga Star Hunt ko. One, napakasarap ng pagkain. Ang dami kong nakain na napakasarap. Number two, experience witnessing Yong and Christian evolve into confident young men. Number three, the trip to Santa Cruz Island. Yung mga dancers sa audition, I think they were the most memorable ones during the audition. The fifth good thing that happened during that weekend is that nung ano, hinamong kami ng boss ko na sa dami na pinuntahan namin, why don't you come up with a show on TV on Star Hunt. We're working on the possibility of having a Star Hunt show on TV. So yun, out of the auditions, sino yung makikita nyo sa TV, yan ang pakaabangan natin. Meron pa yung questions and suggestions or komento, just leave a message. But if you like what you heard, the insights that I share, please press the like button or better yet, subscribe to this channel for more of Star Hunting and my personal sharing and insights. Again, maraming salamat po.